Hi vlog, welcome to my guys. Andito na naman tayo. Ako nga pala, Joshua Baleña from Thesis 12-1. So ngayon, ang tatalakayan natin for today is about tips para hindi ka masaktan. Tip number 1, huwag mo ibubuhos lahat. Yung iba kasi binibigay lahat eh. Yung iba, ibinubuhos lahat. Yung lahat ng time nila and effort sa tao o bagay na yun. And pag ma-attach sila sa bagay o tao na yun, mahirap para sa kanila pag mawala yun. Parang crush mo lang. Pinagtuunan mo lang oras, tas iba naman pala yung gusto. Magtira ka para sa sarili mo. Tandaan mo, walang permanente dito sa mundo ng araw. Tip number 2. Huwag ka masyadong mag-expect. Gusto mo? Gusto ka ba? Oh no! Tsaka huwag ka masyadong overthinking person. Yun nga. Akala ko crush ako ng crush ko dati. Pero yun, mabait lang pala talaga siya. Ighati. Diba? Maraming namamatay sa maling akala. Tip number 3. Huwag mo na ulitin yung ginawang pagkakamali. Alam mo nang mali, inulit mo pa. Saktan ka na nga. Sasaktan mo pa uli yung sarili mo sa ex mo. Marupo ka girl. May mga tao kasing pinagpipilitan ibalik yung nakaraan eh. Alam nilang mali na, pinagpipilitan pa. Kaya nasasaktan nila uli sila. Siyempre, pag ginulit mo, minahal mo ulit, nasasaktan ka na namin. Siyempre, mas doubling sakit. Kaya, ayun, huwag mo nang gagawin uli. Winner ng kalangalan yun. Ginawa pa rin. Second to the last. Huwag ka basta-basta maniniwala sa sinasabi ng tao patungkol sa'yo. Yung mga negative na naririnig kasi natin minsan, ayun, yung pa'y nagpapadon sa atin. Nakikita mo lang ito tong nagmamahal sa'yo kapag nagsimula kang magtiwala kay Lord. Lastly, tip number 5. Huwag ka puro sana all. Know your worth. Mahal ka ng Diyos. Sa mga nagsasabi ng puro sana all, may video ako para sa inyo. Kaya sabihin lang ako. Alam mo ba din sa Pilipinas, pag may nakikita silang bagay o wala silang bagay na gano'n, idinadaan na lang nila sa sana all. May limang sana all ako na ibibigay sa inyo na nasagot na sa Bible. Sana all maganda at gwapo. You are beautiful or handsome. Sana all pinili. You are chosen. Sana all may kwenta. You are made for a purpose. Sana all mahalaga. You are a precious child of God. Sana all mahal. You are loved forever. Kaya yung mga sinasayo mong sana all na yan, tandaan mo may God pa tayo. Kaya huwag natin kalimutan sa God yung mga sana all mo na yan. Si God ang nagpaparamdam sa inyo yan. Huwag niyong babaliwalain. Yun lang, God bless and keep safe always. Share the gospel and read the Bible. Minsan kasi pag binigyan ng Diyos ang tao ng problema o pagsubok, nawawala tayo sa tapong. Kumbaga nalalamig tayo, dapat hindi ganun. Nililit lang ni Lord ang pagsubok for us to be stronger pagdating ng panahon. Para hindi na tayo masasaktan sa, ayun nga, to be stronger. Hindi tayo masasaktan kasi alam natin kasama natin ang Lord sa lahat ng pagkakataon. Kasama natin siya sa lahat ng pagkakataon. Ang sabi nga dito sa 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi naranasan na lahat ng tao. Tapat ang Diyos. At hindi niya ipinapahintulot na kayo isubukin nang higit sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang magtagumpay iyon. Ayun. Walang binibigay si Lord na pagsubok na hindi natin kakayanin kaya kapit lang. So yun lamang po para sa ngayon. Maraming salamat po sa nanonood at patuloy na sumusuporta. Kita-kits po tayo sa next video. God bless you all and bye-bye.